ito yung pinaka-importante sa lahat. Ito yung pinaka-importante na dapat meron ka kapag ka mag-create ka o magsisimula kang mag-arrange ng sarili mong fingerstyle. Kasi kung wala ka nung apat na to, hinto ang ginagawa mo. Hey, it's me, Jonna, at andito na naman tayo para sa panibagong video. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-like, share, subscribe, at hit ang notification bell button para updated ka sa mga susunod na video ko. So ngayon, hindi muna tayo mag-tutorial, kundi bibigyan ko kayo ng 5 tips on how to create or how to arrange your own fingerstyle. Kaya kung ready ka na at gusto mong malaman kung paano, magsisimula tayo pagkatapos ng intro. Gaya nga ng sabi ko kanina, tuturuan ko kayo o bibigyan ko kayo ng tips o 5 tips on how to create or how to arrange your own fingerstyle. Ito, base lang to sa aking experience. Yan, isishare ko lang sa inyo. Baka sakaling may matutunan kayo. So, ayan, ang unang tip natin is kailangan yung ukulele nyo is nakatono. Ayan, nakatono siya. Meron kasi sa atin na kaya namang magtono sa sarili nila. Pero yung mga hindi kayang magtono, pwede kayong bumili ng tuner, kagaya nito, or pwede kayong mag-download ng app nito. Ito kasi yung kadalasan kong ginagamit, yung guitar tuna, or guitar tuna, kung ano man yung tawag doon. So, next is yung ballpen tsaka papel, syempre, kasi doon nyo isulat yung tab na makikreate nyo mamaya. Okay, yung pangalawang tip natin is kailangan kapag ka mag-a-arrange kayo, nandun kayo sa lugar kung saan tahimik, walang distraction, at higit sa lahat kung saan kayo komportable. Nang sa ganun, maging maganda or makapag-isip kayo ng tama or makapag-isip kayo ng mabuti kung ano yung mga gagawin nyo o makapag-brainstorm kayo ng mabuti. Okay, yung pangatlong tips na ibibigay ko sa inyo is kailangan, syempre, humanap kayo ng kanta na tutugtugin nyo. At yung kantang tutugtugin nyo, dapat alam nyo, syempre. Dahil dito tayo magbabase mamaya. Dapat, kabisado nyo siya, kabisado nyo yung tono, kung kailan tataas, o kung kailan bababa yung tono ng kanta. Kasi ako, kapag kunwari magagawa ako ng sarili kong fingerstyle, syempre, yung kanta na gusto kong gawan, minememorize ko talaga yung tono niya. Hanggang paulit-ulit ko siyang ginagawa, gano'n, tapos para hanggang sa makabisado ko yon, para mas madali na lang sa akin na mag-arrange. Medyo matagal lang siya, talaga minsan halos 3 days kong kinakabisado, gano'n. Maabot niya ako minsan 1 week para makabisado ko lang. Kasi kung kailan lang ako may time, kasi may trabaho ako, kung kailan lang ako magka-time, ayun, talagang pinapakinggan ko siya. So, ang pang-apat na tips natin is dito na tayo mag-a-arrange. So, sa pag-a-arrange, ito talaga yung pinakamahirap na part sa pag-a-arrange o pag-create ng sarili mong fingerstyle. Ngayon, dito na talaga masusubok lahat-lahat ng pasensya mo. Tapos, yun, yung lahat ng oras mo, pagod, dito na talaga masusubukan at dito mo na makukuha. Okay, yung technique lang dyan kapag mag-start na kayo mag-arrange. Kung nakaganito ang hawak nyo sa ukulele o nakatalikod sa inyong ganito. Yung part dito sa left side, ito yung mga mabababa ang tono. Ayan. Yung mga mabababa. So, kapag ka dito na siya sa pa-left na siya, sa part na to, andito na yung matataas. O, yung matataas na tono. So, yun lang siya. Kaya nga dapat, kabisado nyo yung kanta o yung tono ng kanta kung kailan tataas o kung kailan bababa. Para sa ganun, makakapal nyo siya or malalaman nyo kung saan yung position ng key na yon. At ayun, kapag nakapal nyo na siya at nakuha nyo na yung tamang key dun sa tono na yon, dun nyo nagagamitin yung papel nyo. Kasi dun nyo isusulat lahat ng hahanap nyo or makakapal yung key sa ating ukulele. So, ayun, dapat anuhin nyo lang yun. Kumbaga, step by step or talagang tsatsagain nyo talagang isa-isahin yung tono nun. Para nung sa ganun, maisulat nyo dun sa tab o sa papel na gagawin nyo, na gagamitin nyo.
Tapos yun, para kapag ka na ano nyo na, natapos nyo na, or natapos nyo na yung buong kanta, pwede nyo yung balikan. Tapos yun na yung papraktisin nyo. So ayun, pumunta naman tayo dun sa ating panglima at panghuling tips natin. So itong panghuling tips natin, ito yung pinaka-importante sa lahat. Ito yung pinaka-importante na dapat meron ka kapag ka mag-create ka o magsisimula kang mag-arrange ng sarili mong fingerstyle. So, ito yung dapat meron kang focus, matyaga ka, mahaba ang pasensya mo, at higit sa lahat, mahal mo yung ginagawa. Kahit saan naman eh, di ba kapag ka mahal natin yung ginagawa natin, o talagang pagtsatsagaan natin at magfo-focus tayo, makukuha natin o magkakaroon tayo ng positive outcome. So, dapat din mahaba ang pasensya mo kasi syempre, ito talaga, ubusan talaga ng pasensya kapag mag-aari siya. Based sa experience ko, ha? Kasi ako minsan, ganoon, kapag ka na-uubusan ako ng pasensya, hinihinto ko na talaga. So, ayun, dapat meron ka nito. Kasi kung wala ka nung apat na to, eh, hintuan mo na yung ginagawa mo. Charot. Dapat, kung wala ka nung apat na to, eh, medyo mahihirapan ka. Mahihirapan ka talaga, I swear. Kasi, syempre, hindi mo nga mahal yung ginagawa mo. Madedemotivate ka, kumbaga hindi mo matatapos or hindi mo magagawa ng mabuti yung gusto mong mangyari. Ngayon, ayun, dapat ano lang tayo, chill, ayun. Kapag ka kung gusto mong makabuo talaga, paghihirapan mo talaga. Kasi ako talagang nag-practice lang ako ng nag-practice para kahit mapaano eh umayos yung pag-fingerstyle ko. Hindi pa naman ako ganun ka galing sa pag-fingerstyle. Medyo-medyo pa lang. So, yun lang naman yung dapat nating gawin talaga. Yung mag-practice tayo ng mag-practice para ma-develop din yung skills natin sa pag-fingerstyle. So, ayun guys, tapos na tayo. At ayun, sana kahit pa paano meron kayong natutunan sa video na to. At kung gusto nyo mang mag-start na mag-arrange ng sarili nyong fingerstyle, eh may idea na kayo kung paano. So, ayun guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!